Patuloy pa rin po ang inyong pagsubaybay sa palatuntunang CMN Pilipinas. Ako pa rin ang inyong lingkod, si Ariel Ayala. Sa iba pang mga balita, dalawang pasahero naman ang nasaktan o nasugatan sa isang flight ng eroplano na nag-take off mula sa Taoyuan International Airport sa Taiwan at patungo ng Singapore noong Martes. Ito ay dahil sa portable charger na nagkaroon o nasunog. Ang dalaway sakay ng flight TR-993 na dapat mag-take off ng 7:35 p.m. noong Martes ng gabi at darating ng Singapore 12:20 a.m. ng Miyerkules ng madaling araw. Dagli ang na-deploy ang mga bumbero o firefighters sa lugar matapos namang na-notify ng airport authorities na 7:40 p.m. ang eroplano ay nagbalik sa airport tarmac mula sa runway matapos magkaroon ng sunog sanhi naman ng portable charger ng cellphone. Kumalat na ang mga larawan na nakikitang ang aircraft cabin ay punong-puno ng puting usok. Samantala, matapos namang maalis sa loob ng eroplano ang charger nito, ipinagpatuloy ang biyahe ng eroplano. Pero ipagbabawal na ang pagkakaroon ng charger na hawak ng mga pasahero sa panahon ng flight ng eroplano dahil ito pala ay napatunayang delikado. Samantala, sa iba pang mga balita, kabuang 61 katao lamang ang napatay ng mga law enforcers simula ng maging pangulo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong 2022 sa report ng Philippine National Police sa harap ng kanilang tinawag na recalibrated approach sa kampanya ng gobyerno laban sa droga. 61 na suspect o 61 na tao ang napatay kaugnay sa kanilang operasyon. Kung ikukumpara sa dating Pangulong si Duterte, sa unang 6 na buwan ng kanyang panunungkulan, libo-libo na ang tumitimbuhang na mga nakatsinelas na pinagbibintangan na may pagkakasangkot sa ilegal na droga. Sa panahon ni Marcos, 61 lamang at mas maraming nahuli o bulto-bulto ng mga pinagbabawal na droga. Sabi ng tagapagsalita ng pulisya na si Colonel Jean Fajardo, na sa pagitan ng July 1 at December 31, ang di umano ay mga drug offenders ay napatay kaugnay sa anti-illegal drug operations ng gobyerno. Kasama na rito sa kabuuan ng mga joint operations sa PDEA at maging sa NBI. Sa report na ito ng Philippine National Police, kitang-kita ang pagkakaiba sa pamamahala ng mas marahas na Pangulong si Duterte kumpara sa mas kalmadong si Marcos.